Yan, puro camera yung malabas. Di ba, oh, nagigets nyo? Oh. Lahat sila, isa lang naman sinabi nung nila eh. Bilateral talks, o oh, yung kasunduan doon sa bansa na yun. At saka meron naman tayong departamento, at meron din tayong handbook. Paano nga? At hindi nyo masagot yung paano? Ay, nako. Ewan ko ba? Habi ko, ulo, itong mga ito makasagot. Basta lang makasagot eh. O, ito, next, ha? O, ito. Tungkol naman sa korupsyon. Ang question number 3. O, tingnan nyo ulit yung mga ano, ha? Diyos ko, goosebumps ako kay Yorme. Galing sa Sana True. O, yan, o. Direct, straightforward answer. O, ayan, ha? Isko yan, o. Ayan, hindi, ulitin ko. Eto hoy mga comments sa YouTube ng GMA. Oh. Ayan oh. Kitang-kita niyo naman oh, ha? 'Di ba? Tinitingnan natin. Oh. Pero meron dito Lenny Robredo. All I have good intention for Philippines but I would want see Robredo as the next president. Oh. Lacson and Isko are the most credible for me. President Isko has more advantage. Very confident with plans and action. The three are less trusted. Very nice. Sinabi ni Isko at Pacquiao. Ah, tingnan natin ha. Play natin. Ayon. Ay, Mr. Tofu 13. Maraming salamat po. Sa pagtataya ng Deputy Ombudsman, nasa 670 billion pesos ang nawalang pera ng bayan noong 2017 dahil sa korupsyon at 752 billion pesos naman noong 2018. Suma total 1.4 trillion pesos sa loob lang ng dalawang taon. Lumalabas po na 20% ng annual budget ng pamahalaan ay nawawala dahil sa katiwalian. Ano ang konkretong hakbang na iyong gagawin? Ayan na. Ano ang konkretong hakbang? Konkreto. Para tugunan ang nagpapatuloy pa rin katiwalian sa ating gobyerno. Kung may datos na yung sinasabi mong ahensya, umanda na kayo bilang naaraw ninyo dahil papanagutin ko kayo lahat. Lahat ng tumira ng pera na yun pag ako naging presidente. I will not tolerate those things. So, pananagutin? Hahabulin natin sila. Yan ang number one advocacy ko. Number one sa plataforma, talagang itama yung gobyerno. There's a lot of fixing to do sa government natin. Why? Government lahat ang pinagsisimula ng problema, nabanggit ko kanina. At yung mamamayan natin, over time, nawala yung tiwala sa gobyerno dahil nakikita nila. Alam mo, yung publiko, susunod lang naman yan eh. But, you know, pag gobyerno nangunguna sa corruption. Again, ha? Hindi ko sinasabing mali yung sinasagot ni Lacson. Ha? Actually, tama naman si Lacson sa sinasagot niya. Tama yung sinasagot niya. Problema, gobyerno, ang problema, ganito. Tama. Kaya lang, ano yung konkretong gagawin mo? Napaka-importante ho nun eh. Ito wala naman. Tinan mo si Isko. Ano sagot niya? Meron ka ng data. Ayan yung data. Sino yung nag-corrupt dyan sa data na yan? Habulin natin pag ako naging presidente. So, alam mo yun, bakit ko nagustuhan yun? Kasi pag hindi mo ginawa yan nung maging presidente ka, edi tinulongkis mo lang kami, pwede ko siyang balikan. Pwede natin siyang singilin. Bakit? May sinabi siya eh, yung 1 trillion na korupsyon, sabi mo, hahabulin mo yan ha. Oh, hahabulin mo, pag di mo hinabol yan, lagot ka sa amin. Oh. Walang susunod na mamamay. Mahahawa pa yung ating mga kababayan, lalo yung pribadong sektor. Overregulation at pagkatapos yung nakikitang talamak na korupsyon, dapat talaga i-correct ito. Ako, I've been very consistent in this regard, Jessica. Ako. Ako sinabi ko na Eh, okay naman yung sinabi ni Lacson. Kaya lang, hindi niya sinagot yung tanong, ano yung konkretong gagawin mo? Ano? Konkreto. Kanina, Jessica, na yung sa akin yung transparency number one. Transparency, accountability, and people empowerment. Pero yung transparency, yung una kong gagawin ay yung full disclosure policy. Nung ako ay congressman, ito yung pinakauna kong bill na final na lahat ng government program. Ito, may puntos dito si Lenny. Sinagot niya ng concrete. Ha? Totoo, ako sabi ko nga sa inyo, magiging fair ako pag tama yung sinabi. Sinabi niya, magiging transparent.
At ginawa ko yan nung ako'y naging congresswoman. Ha? Says, lahat na binibili ng gobyerno dapat i-make public para... Ang mali niya ay ito. Meron na ho niyan. Diba, may FOI na po tayo. Yan o, ang unang pinirmahan, isa sa mga unang pinirmahan ni Pangulong Duterte, ang freedom of information. May kalayaan kang tanungin sa gobyerno at yung gobyerno kailangang sumagot. Ah, yan ang, kaya nga sabi ko, bakit hindi ho ba kayo nagbabasa? Hindi nyo ho ba alam yan na pwede kayo magtanong doon? Ano gusto mong tanungin? Ilan ang jowa ni ganito? Saan ginamit yung pera? Nagpunta, magka... Alam nyo ho ba na pwede mong tanungin? Kunwari, alam nyo yung mga state visit? O, naalala nyo noon, bago na pandemya. Pwede mong tanungin, sino yung mga kasama doon sa state visit? Sino yung pinaggastusan ng gobyerno? Kaya nga nun, binabati ko sila si Moke. Alala ko yan eh. Kasi every time na merong state visit, kasama si Moka. Tapos tinatanong nila, bakit kasama yun? Bakit kasama yun? Araw, every state visit, tinatanong, bakit siya kasama? Pare-pareho naman ang sagot ng gobyerno. Eh, PCOO yan eh. Kasama yan eh. Ano ba? Totoo yan. So, anong ibig sabihin nito? Noon pa lang, meron na yan. Tama man yung sagot mo, Robredo, pero nangyayari na ho yan. Yun ang problema. Nangyayari na ho yan, pero sinasagot mo pa. Ano nga dadagdag mo? Kasi nga, merong sa, kahit to merong FOI na, ay nangyayari pa rin kahit papaano yung korupsyon. Yun yung tinatanong ni Jessica Soho. Konkreto. Nadedeter yung mga overpricing, nadedeter yung korupsyon. Tapos dapat yung lahat na guilty of corruption maparusahan. O yun, tama yan. O, lahat ng guilty of corruption maparusahan, tama yan. Napakabagal ng ating justice system. Kaya so many people get away with it. Yan po ang dahilan. Yan ang laging sagot na naiinis ako. Ang bagal ng justice system, bagal ng justice system, bagal ng justice system. Gusto niyo ng sagot? Bakit hindi niyo dagdagan? Dagdagan ng budget ang justice system natin. Ano ibig sabihin? Ang problema kasi diyan kulang sa tao. Ang daming tanungin niyo yung mga judge, tanungin niyo yung mga prosecutor. Ang daming kaso. Ang problema kulang na sa tao. Kulang na sa abogado, kulang na sa prosecutor, kulang na sa judge, kulang na ho eh. Bakit? Bakit hindi sila pumapasok doon? Kasi nga, mura ang bayad sa gobyerno. Eh, bakit hindi taasan? Kaya nga sabi ko, dagdagan eh. Taasan ang swahod, dagdagan ng mga korte para dumami. Para hindi ho magpa-problema sa justice system. Ito ang problema sa justice system eh. Ito, wala hong biro ito ha. Wala hong biro. Ang nangyayari dyan, meron. Hindi naman ho lahat. Naturalmente, meron ho talagang mga tiwali at merong hindi. Okay? Meron ho mga tiwali at nababayaran. Kaya nga ho, importante na itaas din ho natin ng sahod ng mga judge, mga prosecutor. Gawan ho natin ng batas na hindi sila maaaring impluwensyahan ng kahit sino mang executive branch. Ganun ho, kasimple lang yun. Ewan ko ba? Oy, by the way, 5,000 ta tayo. Wala pang nagla-likes, wala pang 2-5. Wala man lang sa kalahati nagla-like. Ayoko na, magtatambo na ako niyan. Like-like naman kayo! Sige na, bilang tayo ng 1 minute. 1 minute. Mag-like naman! Dan ng, at punot dulo ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino yung korupsyon na yan. At ang pangarap ko na makita lahat sila sa loob ng kulungan. Hindi, I will not compromise. Magdasal na lang talaga sila na hindi ako manalo kasi pag nanalo ako, sisiguraduhin ko na ang lahat ng mga nagsasamantala sa ating mga kababayan, nagnanakaw ng pera sa ating gobyerno, mapasok ko sa kulungan. Lahat yan. Wala tayong pagbabago kung nandyan yan sila palagi. Ayan, okay. So, yun nga. Papasok dyan sa kulungan yung mga corrupt. Ito pa. Panoorin natin, ha? Kung
ikaw ang papalaring maging pangulo, magbigay ng tatlong mahahalagang prioridad sa iyong administrasyon. Buhay, kabuhayan, trabaho. Yan lang. Diyan lang iikot. Yung first 2 years of 6 years. Itatawid natin yung tao, makaraos tayo sa pandemyang ito. Marami na wala ng trabaho and I hope we can create more jobs the way we did in Manila. We'll build, yung build, we will continue that. Kasi bayad na ng buwis ang tao yan eh. But in our case, we will continue to build, but build more schools, build more hospitals, build more housing to generate more jobs. So, basic governance, ang maasahan nila sa akin is basic governance. Buhay at kabuhayan. In the next 2 years, maitawid lang ang bawat pamilyang Pilipino. Unang-una po, palakasin natin yung ekonomiya, pagbibigay ng trabaho sa ating milyong-milyong mga Pilipinong walang trabaho, at pagbibigay ng sariling tahanan, yung libreng pabahay, na wala po silang babayaran. Hindi yung libreng pabahay, tapos may babayaran ka monthly. And then yun pong pagbibigay ng hanap buhay, importante po hanap buhay na may makain sila sa araw-araw. At libreng edukasyon, as in libre, walang babayaran. At meron akong libreng edukasyon. Sir, parang hindi ko kayo updated. Yun po ang ating mga programa at pangako sa ating mga kababayan na gagawin natin. At hindi lamang pangako yan, kundi itutuloy na lang natin yung ginagawa mula pa noon hanggang ngayon. Unang-una, budget reform. Ano? Kailangan talaga yung budget kumalat sa buong Pilipinas. Hindi yung nandiyan lang sa central government at ninanakaw pa. Dapat tama ang paggamit. Alam mo ba, Jessica, na ang average sa unused appropriations for the past 10 years, 2010 hanggang 2020, 328 billion pesos. Taon-taon yan, average. At yung unused, at yung misused, mas malaki pa yon, lalo na yung abused. Kasi alam naman natin, pag pinasok, in-insert, at wala kulang sa plano, eh ang mangyayari dyan, mali yung paggastos, mali yung pag-implementa. So pangalawa, digitalization ng ating government processes. No? Pangatlo, siyempre yung corruption, dapat taunahin. Not necessarily in that order, ano? Kasi top sa priority ko talaga, i-address yung issue ng corruption sa ating gobyerno. Kasi there's no other way. Alam mo, at least 50% of the country's problems will be solved pag nasolve natin ang corruption. Number one, trabaho. Yung number one talaga trabaho dahil sa pandemic ay ang daming naghirap, ang daming nagsara. Yun talaga yung tututukan natin. Yung pangalawa, ang ating health, ang ating kalusugan, programa sa kalusugan. Etong pandemic ay na-reveal yung lahat ng mga systemic ills ng ating healthcare system. Sisiguraduhin natin na yung access to medical care, access to healthcare ay hindi available siya kahit sa mga mahihirap. Yung pangatlo, education. Lagi kong sinasabi na kailangan na tayo magdeklara ng education crisis even before the pandemic. Yung ating mga lagay sa mga assessment, international assessments, kulela tayo. Kaya yun ay tututukan natin. So trabaho, kalusugan, edukasyon. Kung ikaw ang papalaring... Wait, ayan yan. Alam nyo, ito lang ha. Pansinin ninyo. Oh, yung totoo. Pansinin ninyo, sa lahat na sinabi nila, halos magkakapareho. Tama, mali. Halos magkakapareho. Trabaho. Ha? Edukasyon, yung isa. Edukasyon din yung isa. Buhay. Oh, build. Build education, infrastructure ng mga ospital at saka ng school. Alam mo kung anong pinagkaiba? Yung isa, ginawa na. Yun yung sinasabi ko sa inyo. These people, they're good talkers. Magaling sila. Sa totoo lang, tama naman yung sinabi nila eh. Ang problema, asan yun? Nagigit sa ibig ko sabihin, asaan yun? Kasi, ang tagal na ho ninyong mga public servant o tagal nyo ng government official, pero sa tagal ninyo na ngayon nagsasalita kayo, wala kayong ebidensya para sabihin. Diba? Yun nga yung problema ko eh. Yun yung kaya ako, kung ikaw matalino kang tao, yung agad yung isipin mo eh. Sinabi na, alam mo, lahat ng tumakbong presidente, sinabi na yan. Hindi nyo man napansin, paulit-ulit na lang. Yung totoo. O, tingnan nyo ha. Ito. Sino lang ang nagbago pagdating sa ganyang klaseng sagutan? Si Pangulong Duterte lang. Si Pangulong Duterte lang nagbago. Pero ito mga to, pare-pareho na lang ng sagot.
Pero ang pinagkaiba nga lang ni Isko, si Isko may resibo. Kaya mas nakakahanga. Kasi may, yung kanyang sinasabi, eh merong authority. May pinanggagalingan. Sinasabi niyang buhay. Ano yun? Eh meron siyang pinagawang ospital. Inayos niya ospital. Yung sinabi niyang pangkabuhayan. Ang dami niya nabigyan ng trabaho din sa Maynila. Oh. Carmelita Kapili, salamat po ha. Salamat. Kaoselio, salamat din po. Yun nga yun eh. Yun na yung pinagkaibang paulit-ulit. Ah, next. Hindi ko na masyadong di-discuss yung one word ha. Kasi hindi naman ma-explain eh. Alam naman natin yung iba doon, walang common sense. O kaya yung yes o yes no. Kasi hindi naman na-explain. Importante na ma-explain yon. Kaya ito, mas maganda dito dahil ito, ina-explain nila. Ah. Permanent Court of Arbitration noong 2016, Pilipinas ang may sovereign rights sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero mahigit 5 taon na pong naipanalo ito ng bansa. Patuloy pa rin ang militarisasyon ng China sa WPS. Pakinggan nyo ito ha. Ang dali magsalita. Pero pakinggan nyo ito. Ilang insidente rin ang harassment ng Chinese vessels ang naitala. Isusulong niyo ba ang pagpapatupad ng desisyon ng International Tribunal? At paano mo kukumbinsihin ang China na sumunod at igalang ang desisyong ito? Ako, Jessica, matagal na akong naglalabas ng statements dito at lagi kong inuulit-ulit na kailangan yung desisyon na yon i-leverage na natin. I-leverage natin para makabuo tayo ng coalition of nations. Na yung coalition of nations na mabubuo natin, ang daming kumakampi sa atin because of the arbitral ruling. Pag-isahin natin yung coalition of nations para sabay-sabay nating harangin yung ginagawang militarization ng West Philippine Sea. Yung sa akin, sobrang tagal na at ang dami nang nangyari even after pinanalo na natin yung kasong ito. And meron tayong armas. Ang armas natin yung ating pinanalunan. And sa atin... May armas daw tayo yung pinanalunan natin. So bit-bit natin yung punta tayo doon. Kunwari, halimbawa, ito yung papel na nagpanalo sa amin sa arbitral ruling. Ito ang gamitin nating armas. Hindi, alam mo, sa totoo lang, meron naman tama si Robredo. May tama siya na dapat i-unite natin yung ibang mga bansa na to fight o lumaban para dun sa arbitral ruling na tayong nanalo. Tama, mali? Oo, magandang idea yan. Pero sa tingin mo ba, ano mangyayari? Yun lang eh. Ano mangyayari just in case? Sa tingin mo, aatras ang China just for the sake of... Ah, hindi, marami silang bansa. Alam mo, pag sama-samahin yung bansa ng mga nakapaligid, kahit pag sama-samahin mo yan, hindi ho tutumba sa China eh. Pangalawa, bakit? China lang ho ba ang nananakop? Hindi ho man nakikita yung ibang island, nandun na rin yung ibang bansa. Paano mo i-unite eh? Kanya-kanyang agawan nga eh. Nag-aagawan nga, iba-iba nga. May Vietnam. Di ba? Pinakita yan ni Lorenzana eh. May Vietnam, meron dito, may China. Hindi lang naman yung China ang nandun. Paano mo i-unite tayo against China? Ano sasabi, i-unite tayo against China eh? Amin na nga ito eh. I-unite yun. Ano si Robredo? Sa atin, ito yung armas natin para mahikayat yung ibang bansa. Natulungan tayo, magkaisa sa atin para sabay-sabay nating harangin yung ginagawang pagsakop ng ating teritoryo. Kaya ituloy kasi permanent yung ruling na yon, kaya lang hindi implementable. Ano? Kaya kailangan dumulog tayo at magpalakas tayo ng alliances with the militarily strong countries like the United States, European Union countries, Japan, Australia, at marami pa. No? Balance of power ang kailangan sa West Philippine Sea. Ang foreign policy, naka-anchor lagi sa national interest. I-capitalize natin yung national interest ng iba't ibang bansa dahil kailangan din nila sa freedom of navigation. Diyan dumadaan yung 10 to 12% ng international trade. So doon tayo kumuha ng lakas kasi hindi natin kayang harapin ang China rito. Unang-una po, May point yun. Ha? Tama naman din na makipag-coordinate tayo doon sa iba. Dahil nga it's a balance of power. May point yun. Pero paano? Paano? Aba natin yung karapatan natin. Hindi naman tayo pwede rin magpabuli.
At kailangan din pag-usapan kung ano yung mga problema. Kasi hindi po na-resolve ang problema sa isang pag-uusap o dalawang pag-uusap. Lalong-lalo na pagdating sa usapin na itong West Philippine Sea. Kailangan maraming dialogue, maraming pag-uusap para magkaintindihan. Kasi matagal na yung problema na yan at hindi ang... Alam mo, tama dito si Pacquiao. Sa totoo lang, oh, mga dapat importante mag-usapan, maboteng usapan. Ay, anyway, magkwentuhan kayo tungkol dun sa kabayo. Maboteng mag-usapan kayo ng mga China. Di ba? Ganyan kayo, ganyan, suktong, ganun. Hindi natin ma-resolve kasi wala pong pag-uusap. Mismo sana na dapat hindi lamang isa o dalawang pag-uusap. In a civilized world, in a civilized time, we are guided by law and order. O, pabor sa atin yung Hague, o dapat kilalanin nila yon. O hindi naman nila kikilalanin, pero sisiguraduhin ko muna, first things first, food security. Yung mga mangingisda natin, sisiguraduhin ko makakapangisda kayo dyan. Yan ang katiyakan. Second, hindi na lalawak pa kung ano man yung mga nakuha nila. Habang binabawi natin, ha, yung mga nabawi na, nakuha na nila, hindi na sila makalalawak. Third, I will make sure that there is presence of our armed forces in that archipelagic area. Ah, diba? Ay nako, hindi ko na kailangan ispilingin. Napaka-obvious. Ito isa may concrete na siyang plano. Konkreto na yung plano niya. Una, ano ang problema? Yung mangingisda hindi makakain, pakainin. Ay, protektahan sila na makapang ano. Ang maganda dito kasi ginagawa na naman ng ating gobyerno to eh. 'Di ba? Pinoprotektahan yung mangingisda natin na makakain. Yun kasi ang priority. More than anything else, aanhin mo yung dagat, aanhin mo yung island. Kung yung mga Pilipino hindi naman makakapangisda. So ang sa kanya, dapat makapangisda muna sila. Mapayagan sila. Paano? Pangalawa, doon sa area na hindi pa nasasakop. So make sure na hindi na yon masasakop pa. Doon sa area na nasakop, medyo mahirap na yan. Aayusin natin yan. Pero dito, sisiguraduhin natin hindi sila masasakop na. Paano? Ito na yung pangatlo. Dadagdagan natin ng military doon. So, sabi ko nga, simple, pero doable. Diba? Whether we like it or not, napakasimple. Kung titingnan mo nga, parang bakit naman ganun yung sagot, parang napakasimple. Eh, no, gusto mo yung i-unite natin ang lahat ng bansa para labanan ito. O hindi kaya, kausapin natin yung bansang, alam mo yun? Na wala eh, hindi doable. Hindi siya konkreto. At saka una-una, what if nakasalalay yung decision mo, Pilipinas, doon sa magiging response ng ibang bansa sa'yo. Kasi sabi mo, you want to talk to America, Australia, para unite in power. So, anong ginawa mo? Umalis ka lang sa China, lumipat ka sa iba. So, ganun lang nangyari, babalik din naman tayo sa dati. Diba? Babalik tayo sa dati, o sige, kakampi na tayo dito, kukuha na natin to. Yun nga yung ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon eh. Independent siya sa Amerika, independent din siya dito sa China. Ayan, sige, dyan na lang muna kayo. Diba, ano sabi niya? Wala nga atras. Diba, may nagtataboy? Wala nga atras. Huwag kayong aalis dyan. Tinauhan niya ng mga sundalo. Para yung mga mangingisda, eh makapag-isda. Oh. Ganun na ho yung ginagawa ni Pangulong Duterte. In other words, na sinasabi ni Isko, pagtibayin natin yung ginagawa na ngayon kasi tama naman yung ginagawa. Kasi ang weird eh. Oh, para ma-implement natin yan na sa China, oh, 'di ba? Yung itong ruling na ito. Hanap tayo ng ibang kaalyado. Oh, tapos yung kaalyado naman natin, sila naman ang nakapwesto doon. Ganun lang ang nangyayari. Na iba-iba lang. Oh. Yun nga lang, mas maganda ang Amerikano nandito kaysa sa Chinese. Kasi Amerikano, shala yan eh. Mga English speaking yan eh. Pero pag Chinese, medyo ayaw kayo mga Chinkwa yan. Diba? Ganun, diba? Totoo. Pero it's the same thing. Pinalitan mo lang ng nasyon, yung bansa, yung subakop doon. Bakit? Kinampihan mo ito. So tutulong ka ha. Tapos maglalagay din sila dyan. Oh. Ay nako.
Mas maganda yung suggestion na intindihin natin itong mangingisda, palakasin natin itong mga ano natin, dagdagan natin ng mga sundalo, at hanggang doon na lang sila. Pepuestuhan na natin. Yun na nga yung ginagawa ni Pangulong Duterte, eh, di ba? Ay, nako. Ay, ito. Fake news. Nasa nangungunang social media user. Sunod sa telebisyon, pumapangalawa na rin ang social media sites bilang top source of news ng mga Pilipino ayon sa ilang pag-aaral. Pero mga kaibigan, mga kapatid, meron lang ako yung babalita sa inyo. Alam niyo ho ba na sa nanonood sa atin gabi-gabi, kalahati lang po nakasubscribe? Baka naman po gusto niyo mag-subscribe, lalo na ho yung mga scholar natin dyan. Mga scholar, sama-sama tayo, paglabanan natin ha. Na hindi makaupo ang mahinang nilalang. So, baka naman pwede mag-subscribe naman po kayo, please lang. Sige na. Kasi sinasabi nila, malakas daw sila, keso ganyan. Ako hindi ako naniniwala doon. Kaya patunayan natin, subscribe naman po tayo, tsaka mag-like din. Ha? Maraming salamat po. Maraming impormasyon online, mali at hindi totoo. Ano ang gagawin mo para labanan ang trolls, yung tinatawag po nilang fake news o misinformation at disinformation? Unang-una, meron tayong mga batas na nagkikriminalize ng maraming mga kasamaan na ginagawa online. Pero yung pag-implement ng batas ay hindi maayos. Kami lang, Jessica, we have been at the receiving end of so much disinformation. Pero walang nangyayari sa ating mga reklamo. Yung pangalawa, kailangan yung mga big... Bakit nga walang nangyayari? Jose Lius Jr., salamat po. Social media companies, papalagutin kung bakit nila hinahayaan yung kanilang platforms magamit sa kasinungalingan. Kung bakit nila hinahayaan na yung mga kasinungalingan namamayagpag sa kanilang platforms. Para tayong biktima ng fake news at saka disinformation, Jessica. So dapat mapulat yung ating mga kababayan, maging discerning. On our own, sa ating sariling galaw natin. Pero dapat, yung ating pamahalaan, merong control mechanisms at saka talagang dapat habulin yung nagpapakalat ng fake news. Kasi minsan yung fake news, pagka inulit ng inulit, nagiging totoo na. So, tama ka. Sa halip na gamitin yung ating internet service, ano, mabagal na nga, para sa mga makabuluhang bagay, doon pag ginagamit sa fake news, wala eh. Minsan natatawa na lang tayo sa sarili natin, pero naiinis na rin tayo sa sarili natin na bakit yung fake news ang nangingibabaw. So, yun na nga. Tungkol sa fake news, internet, kailangan palakasin. Yung proliferation ng mga trolls at lahat na, sama-sama na. So, dapat maging discerning tayo mga Pilipino sa pagtrato sa mga lumalabas sa social media. Pagdating po ng panahon, kailangan i-control natin yung lahat yan. Malaya ang mga tao mag-gumamit ng social media, Facebook, like that. Pero kailangan wag naman abusuhin na gamitin na para gumawa ng trolls, lahat, everything. And then also, yung palakasin din natin yung internet signal dito sa ating bansa. At mayroon na tayong mga kinakausap din po na makatulong sa pagpapalakas ng koneksyon ng internet signal dito sa ating bansa at magpapalawak pa. Iyan mga may-ari ng mga social media company na yan, papapanagutin ko yan. Kasi walang sumusubok sa kanilang habulin sila ng bansa. Hinahayaan nilang gawing outlet na mga maling impormasyon yung kanilang sistema. Now, beware. Lahat na magiging bahagi ng fake news, whether their system or the one person who did it under our law, it's already existing sa ating mga batas. Pati yung mga may-ari ng malalaking kumpanya na yan, dapat papanagutin ng tao, ng bansa, ng estado. So, yun, kay Orme, sinasabi niya, pananagutin. Alam mo, sa totoo lang, ganyan din naman ginagawa doon sa ano eh, sa Amerika, di ba? Na pinananagot yung Facebook, di ba? Halimbawa na lang eh. Sa Facebook pinananagot nila. Ilang beses lang ang pinatawag doon si ano eh. Sa totoo lang, dapat dito sa atin ganun. Kasi hindi dapat pinapayagan eh. Alam mo na nga misinformation, may batas kasi tayong sinusundin eh. Ay sinusunod eh. May batas tayo na bawal ang libelous, bawal ang cyberbullying. Tapos inaallow mo sa platform mo, abay, dapat managot ka. Kung hindi ka mananagot sa batas natin, hindi kayo dapat binibigyan. Gawin kayong illegal. Di ba? Kasi
Bakit ganun? Bakit pinapayagan natin ng isang platform na magkalat ng fake news? So, I hope. Although, medyo the same sila ng sagot ni ano ha, ni Robredo. Oh, medyo same sila ng sagot ni Robredo dito. Although yung kay Robredo kasi hindi direct eh, ang gulo. Pag si Robredo kasi nagsalta pa, paikot-ikot eh. Diba? Paikot-ikot si Robredo eh. Pero tama naman yun. Tama yung sinabi nilang pareho. Oh, para dito, tama ho ah. Tama ho. Oh, ayan ah. Oh. Sabi dito, gagaminda naman ako. Pero to be honest, si Pacquiao lang yung bagsak dito sa tanong na ito. Ang layo sagot. Ah. Ayan, ayan ha. Sincerity, my vote goes to Isko, DDS from Bulacan. No? Direct to the point. Yun ang ano eh. Actually, sabi ko nga, pareho naman sila ng sagot ni ano, ni Robredo. Ang gulo lang magpaliwanag ni Robredo. Oh. Si Yormen, kailangan... Ito, binabasa ko to sa ano nila. Si Yormen, kailangan ng bayan maging totoo sa ating mga sarili. Ayan na. You nailed it, Yormen. Dapat abulin talaga at ikulong kuminsan mga bastos pa. Gustong manakit, ganun.